po tayo ng sisi tokwa. Ayan, so ito yung ating tokwa guys. Nilagasan ko na siya. Ayan. So lagyan lang natin ng salt para magkalasa yung ating tokwa. Ayan, salt guys. And lalagyan din natin ng magic syrup. Pura lang natin ang magic syrup para makalasa siya. Ayan. And after that, ayan, hanggang lang natin para ayan na ma-absorb yung ating salt and magic syrup. Ayan naman guys, ha? So, after 10 minutes, pwede na natin i-fry yung ating tokwa. So, lalagyan ko siya guys ng konting pork. Ito po. Ayan, so lalagyan din natin ng pork. And, isa-side lang natin. Okay, ito side natin ng lamang na pork. Ganyan lang guys. Ngayon yung konti ipapay na natin. Okay? Ayan guys, so lalagyan natin ng konting French fries. Ayan, konti lang guys. Ayan guys, so ipapry na natin yung ating tokwa. Lagyan na tayo ng magsika. So, ayan. And, antayin na natin uminit yung ating magsika. Saka natin ilagay yung ating tokwa. Ayan. So, ganun lang guys, no? Ayan, wait lang natin. Medyo hindi pa siya mainit. Kaya na natin na uminit guys para hindi dumikit ang ating tokwa. Kaya pwede na siguro. Ilalagay na natin yung tokwa. Ayan guys, so antayin lang natin mag golden brown para siguradong luto na yung ating tokwa. Ayan. So ayan guys, medyo brown na siya kaya pwede na natin siyang balik ka rin. Yung iba naman guys, nilalagay nila sa tawag dito. Yung tawag dito yung tissue paper para hindi siya matubig. Pero sa akin kasi hindi na ako gagamit nun. Ayan, so depende sa inyo guys kung gaano nyo ka brown yung inyong tofu or tokwa. So sa akin pwede naman. Ayan, so antayin na lang natin ulit. Meron pa isang naiwan. Ayan. So ayan guys, habang nag-aantay tayo sa ating tawag dito piniritong tofu, pwede na natin i-prepare yung ating ibang ingredients. So ayan, so i-prepare tayo ng ating sibuyas. So depende sa inyo guys kung gaano karaming sibuyas na inyong ilalagay. Kasi sa akin, mas marami, mas masarap. Ayan, merong nag-gapit dito ng ating tofu. Yung naririnig na sa background. Ayan. So, may background pang nagmumura. Ayan, so sa akin siguro pwede na itong isang perasong sibuyas guys. Kasi marami na siya, oh. Ating sili. Nagugasan ko na yung sili natin guys, ha? Pwede natin na tapos.
sili. Depende kung ilang peraso yung gusto nyo ilagay. So sa amin naman kasi, ay ni Madel na medyo maraming sili. So ito lang yung kaya kong ilagay sa ngayon. So ito naman guys yung siling labuyo. Itong sili pwede nyo guys dagdagan. So ang sa akin kasi ayaw ni Madel na medyo masyadong maangkan. So ganito lang, 5 piraso ng siling labuyo lang din nilagay ko. Kagaya ng ating siling green, 5 piraso lang din nilagay ko. So ganyan lang guys. So mag-iwan rin tayo guys ng bawang para sa ating pangisa mamaya. Na po yan para sa ating pangsa mamaya. Okay, ngayon guys sinabay ko na yung pagprito ng ating pumpkin pork dito sa natitirang dito yung natitirang ating tofu ha. So wait lang natin maluto guys. So ayun guys, hihiwain na natin yung ating tofu. Medyo mainit siya guys, so hihiwain lang natin siya. Huwain natin siyang maliliit guys. Medyo mainit yung ating tofu guys, kaya nagpalit ako ng kutsilyo. Ayan. So lahatin na natin guys, huwain natin ng maliliit. Itong tofu guys, kahit kainin na, malilata na siya kasi nilagyan na natin siya ng pampalasa kanina. Kaya usually, pagka nagliliwa ko guys, lagi ko siyang tinitikman. Ayan, sarap. So ayun guys, lahat na natin suin or hiwain yung ating tofu sa maliit. Yung iba naman guys, yung hiwain nila bago putuhin. So sa akin kasi iba yung pinaka madaling way. Ayan. So hiwa lahat guys ha. Ayan, so hiwain itong lumiit ng lalo yung ano guys. Yung ating tawag dito yung konting baboy kasi 50 pesos lang to eh. Ayan, so parang tokot baboy sisig siya. So ganyan lang guys, hiwain lang natin siya hanggang sa mainit pa kasi. Ayan. So after nyan guys, igigisa na natin siya. So ayan guys, igigisa na natin yung ating sisig. Ayan. So kumuha lang tayo ng konting sibuyas doon sa ating hiniwang sibuyas kanina. So yung ating bawang. Ayan, kaya na lang natin yan guys. So ayan guys, nilalagay na natin yung ating oyster sauce. Ayan, oyster sauce. So wait na natin guys ha. Kasi para maluto yung ating oyster sauce guys. So sisimutin natin kasi sayang. Ayan guys ha, kailangan natin simutin kasi sayang yung ayan, oh diba meron pang lumabas. Ihimurin mo lang guys kasi may lalabas na yan. Ayan. Ayan, antayin mo natin guys. Ayan, so lagyan natin ng konting asukal guys. Ayan, ganito lang. Ayan, pang-balance ng ating kanla. Ayan. So, ilalagay na natin guys yung ating guys na baboy. So, isusunod natin yung ating tokwa. Ayan, tokwa. So, ganun lang guys. Haluin na natin siya hanggang sa dumikit na lahat. Guys, yung apoy niya mahina-hina lang ah. Ayan. Ayan, after yan guys, ilalagay na natin yung ating sili.
pa yung ating sibuyas. Yan, so haluin lang natin guys. So haluin lang natin guys. Kaya kayo muli yung ating siling yung siling pula, yun yung labuyo, para hindi siya masyadong manghang guys. So ayan. Ayan, so pwede na natin guys ilagay after ilang minuto. Mga 2 minutes, pwede natin ilagay yung ating mayonnaise. So, ito lang yung ginamit kong mayonnaise guys. Ayan, so haluin lang natin ng maigi. Ayan, so nakikita nyo guys, so yummy. Ayan, so nila yung ating sisig. So after nyo guys, ilalagay na natin yung ating siling labuyo. Ayan, so after nyo guys, pwede natin haluin and maya maya pwede natin siyang patayin. Ayan, ayan.